sa napakaraming pagbabanta ng China sa iba't ibang bansa sa mundo. Meron na kaya silang nasakop kahit isa? Alam natin na wala pa at wala pa silang napatunayan bukod sa pagninegosyo at pagbebenta ng mga made in China na mga kagamitan. Binantaan ng Pilipinas, binantaan ng India, binantaan ng Japan, binantaan ng South Korea, binantaan ng North Korea, binantaan ng Taiwan, binantaan ng Malaysia, at kung sino-sino pang mga bansa ang binantaan nito. Bago natin ipagpatuloy, ay baka pwedeng pakisubscribe ng ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Matapos ang maraming pagbabanta ng China sa Pilipinas, ay hindi malabo na ito'y mangyari dahil sa malaking pagka-interest nito sa West Philippine Sea. Dahil kung ating susumahin, ay aabot sa trilyong-trilyong dolyar ang halaga ng kayamanang makukuha sa karagatang ito. At isa pa sa lalong pinag-iinteresan ng China sa lugar na ito ay ang mayaman ito sa langis na siya namang ayaw di umano nito kahati ang Pilipinas. Dahil sinabi ng ating Pangulo kay Xi Jinping noon na maghahati ang Pilipinas at China sa langis. Ngunit ang presidente ng China ay walang tugon dito. Pero noong sinabi naman ng Pangulong Duterte na maghuhukay di umano ang Pilipinas ay sinabi naman ni Xi Jinping na huwag niyong gagawin yan kung ayaw niyong magkaroon ng digmaan. Kaya ang isa sa nasisilip natin na posibleng magsimula ang kaguluhan o digmaan sa West Philippine Sea. Matagal na itong gustong gawin ng China ang pananakop sa karagatan, ngunit hindi ito magawa dahil sa mga bansa na humaharang sa kanila, katulad ng Estados Unidos, Canada, Australia at Japan. Ipinagpipilitan kasi ng China na ang karagatan na ito ay kanilang pag-aari mula pa noon sa panahon ng kanilang mga ninuno. Ang malaking sakop ng karagatan na kanilang inaangkin ay aabot sa mahigit 500 nautical milya. Kung susundin ang ganitong sistema, ay kayang sakupin ng Italia ang buong Europa sapagkat sakop nito ang Europa na aabot sa 500 nautical milya. At mag-aagawan ang mga magkakadikit na bansa katulad ng North and South Korea at ang iba pang mga magkakadikit na lugar. At bukod pa dito, ay pinagdidiinan din nito ang 9-dash line na kanilang basehan. Pero ayon sa Tribunal Court ay wala itong patunay. Ibig sabihin ay gawa-gawa lamang ng China ang 9-dash line na ito. At kung susundin natin ang 9-dash line ng China ay sagad na sagad sa mga dulo ng Pilipinas ang masasakop nito. Ang Estados Unidos ay tutol sa kagustuwang ito ng bansang China. Kung inahamon ng China ang maraming mga bansa ay hinahamon naman sila ng bansang Amerika para sa isang digmaan. Subalit walang tugon dito ang komunistang bansa at ang palagi nilang sinasabi ay matagal na di umano itong ginagawa ng bansang Amerika sa kanila na palaging dumaraan sa base militar ng China sa South China Sea ang mga destroyer warship ng Estados Unidos nang walang paalam at ito ay hudyat ng paghahamon ng Amerika sa kanila. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin ay kinakayan-kayanan tayo ng bansang China? Kung yan ang naiisip mo ay nagkakamali ka. Kung ating babalikan ang history sa mga panahon ni Ferdinand Marcos ay walang dalawang isip na itinaboy ng Pilipinas ang China sa West Philippine Sea kasama ang Vietnam at pinalibutan ng lugar ng napakaraming barkong pandigma ng Pilipinas. At ang Pilipinas ang nag-iisang nakatindig noon sa buong karagatan. Malungkot lang naisipin na sa mga nakalipas na panahon na ang dating Pilipinas na tinaguri ang pinakamamagsik sa mundo ay napag-iwanan dahil sa mga sumunod na umupo sa puwesto. Ganun pa man, kung inyong naaalala na ang Pilipinas ay sinabi ng ating Pangulo na ito raw ay province of China, nakakalungkot ito para sa mga nagmamahal sa bansa. Samantalang ang Taiwan ay ayaw magpatawag na probinsya o under of Chinese government kahit na ito ay may katotohanan.
May sikreto nga bang ginagawa ang Chinese sa West Philippine Sea? Ayon sa mga eksperto, na naguhukay na di umano ito ng langis ng palihim sa lugar. Kaya nga nagtayo ito ng mga estruktura doon. At kung ito ay may katotohanan, ay 100% na dito na magkakaroon ng digmaan. Mapipilitang lumaban ng Pilipinas kung sakali na mag-drill ang China ng langis sa West Philippine Sea. Ayon mismo ito sa ating Pangulo na kanyang sinabi sa kanyang pahayag. Naayos lang kung mga isda lang ang kukunin, pero kapag langis na daw ang kinuha ay ibang usapan na ito. Subalit kahit pa na mga isda ang kuhanin ng China ay malaking kawalan ito sa Pilipinas. Dahil kung susumahin, kapag napasa kamay ng China ang WPS, ay 1/3 ng mga laman dagat ang mawawala sa atin. Malaking kawalan ito para sa bansa. At kung sakali na langis na nga ang kinuha ng bansang komunista, dito na papasok ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas kasama ang bansa na kinatatakutan ng China, walang iba kundi ang Estados Unidos. At kapag nangyari ito, malamang napapasok na dito ang bansang Japan. Sapagkat ayon sa ilang mga ulat ay gigil na ang dalawang bansang ito at handang-handa na di umanong makipagdigma sa bansang China noon paman. Kamakailan ay nagbigay hudyat ang Amerika sa pagpapasabog ng isang explosion warship sa kanilang karagatan. Ito raw ay paghahanda kung sakali na magkaroon ng digmaan at paulanan sila ng mga matitinding pangbobomba. Anong mga bansa ang may matitinding nuclear? Isa na rito ay ang North Korea at China. Ang isa sa mga katunggali ng Estados Unidos. Ibig sabihin, ang paghahandang ito ay ipinapakita para sa mga bansa na may malalakas na pangpasabog. Nagimbal kaya dito ang China? Siguradong oo. At sa mga lilipas na panahon, kung lalala ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo, ay sigurado nasisiklab ang digmaan. Kung hindi sa Taiwan, ay sa West Philippine Sea. Paano kung hindi harangin ng Amerika at Canada ang ginagawa ng China? Sigurado na noon pa ito naganap. Ang nakakatakot na mga babala at mga akala na ito ng ilan ay posibleng maganap na. Dahil sa pagka-agresibo ng ilang mga bansa gaya ng China. Kapag ito ay nangyari, ay magaganap ang ikatlong digma ang pandaigdig. Kung ikaw ay may katanungan at agam-agam na nais pag-usapan, ay magkomento lamang sa ibaba ng video na ito at sama-sama natin hanapin ang katotohanan.